Yan. Tingnan nyo lang kung nagbabago-bago ang mukha ng kasama niya. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Itong papel masakit. Itong posporo, masakit din din. Kala, anong pakiramdam nyo? Malamig, mainit. Habang nagkakalas kayo, katawan nyo. Unahin nyo muna yung ulo. Sige. Sige, kalas na kalas. Abutin tayo dyan ng mga 3-5 minuto. Lilinisin po ang spiritual nyo. Pero kung may nananakit sa inyo ng umulam, wala po. Ang tawag dito, linis lang sa spiritual kasi meron kayong mga hindi nakikita mga elemento na patag nito, nausog lang. Yung mga ganon, na mga kaharap ng tao, meron nagagalit sa inyo na ingit, yung kung ano man lumalabas sa bibig nila, o kaya kasi yung namamasada kayo sa motor, kung dumadaan kayo sa mga kung saan-saan lugar, di ba? Hindi may iwasan. Kasi papel, hindi naman ito basta-basta iinit. Tabi, posporo. Paan mo? Lahat. Habang naglilinis kayo ng katawan nyo, humingi kayo ng kapatawaran sa Panginoon Kristo. Pangalawa, yung kamay nyo, pakiramdaman nyo yung palad nyo habang tinatanggal nyo. Para kayo nagpupunas ng pistalo sa katawan nyo, may mararamdaman kayo yung kakaiba. Hihinto yung stick pag wala na siyang nadilitis. Yung kamay mo kasi, yung init at sakit dito sa may stick, pumupunta dyan sa palad mo. Yun ang magkakalas niyan. Siya maglulutaw. Parang pinapaliwanag ko ito sa mga tao, yung kamay nyo parang magnet. Tapos kayo, yung mga katawan nyo ay isang bakal. Yung bakal na ito, kailangan liyahin para kuminis at mawala yung mga kalawang. Parang ganun ito. Mararamdaman nyo, habang nagkakalas kayo sa mga sakit mo sa spiritual na hindi nakikita ng physical na mata natin, parang meron kayong natatanggal na hindi nyo mawari kung ano ba ito, malagkit, etc. Bahala kayo, mamaya malalaman nyo din yan. Tapos yung sakit na papel doon sa paan nyo at saka yung posporo, kusang humihinto yon. Pag sinabi humihinto, wala na kasi mamagnet yung palad nyo. Tawag dito ay linis sa spiritual. Lahat yan, pati balakang nyo, pati mata nyo, pati ulo nyo, lahat yung mga nararamdaman nyo, sama nyo na. Basta't lagi nyo lang isipin ng Panginoon Kristo at sa ngala ng Panginoon Nazareno na kayo ay ginagamit instrumento. Kasi hindi magkakaroon ng bisa ang katawan nyo at yung palad nyo kung hindi kayo tatawag sa Diyos. Diba, pinakita ko na sa iyo, papel lang ang gagamitin ko. Magugulat ka, papantay yung daliri mo. Diba, kaliwa kanan, hindi pumapantay. Mamaya, magugulat ka. Pantay na pantay yan. Walang kulang at walang labis yan. Exacto lahat yan. Sa kalas lang kayo ng kalas. Pabilisan mo, maramdaman. Bilisan nyo pagkalas para mabilis din yung pagtanggal. Kasi pag binagalan nyo, matindi rin ang init na mararamdaman nyo sa daliri nyo. Tawag dito is spiritual. Mayroon dito paliwanag eh. Okay. Kasi kung uminit ko lang todo, nauna yung init, automatic madadampot natin yung nagdarasal sa inyo. Pero wala naman sa inyo nangungulam. Wala rin nagdarasal sa inyo. Mga tao lang ito, yung mga hindi natin may iwasan, kung anong magaling natin, bumamantay ng mabuti, may narigit pa rin, may nasasabi pa rin, mahirap tayo, mayroon pa rin may judgmental, mayama tayo, may nag-judgmental pa rin. Kung magpakumbaba tayo, sasabi may judgmental pa rin. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta eh. So, hindi natin alam kung magiging mabuti, masama tayo. Pag masama tayo, ganun pa rin. Judgmental pa rin. Kasi sila yung mga demonyo na yung mga tao nyo, inaanilihan sila ng mga masasama na ayaw nila maging masaya ang tao at maging maayos ang buhay. Dapat gamitin nila itong inspirasyon. Hindi mo alam kung saan mong gagawin. Gumawa ka ng mabuti, mali ka pa rin. Basta importante magtiwala ka sa sarili mo. Una-una pa rin sa Diyos. Mararamdaman mo yan, kuya. Naririnig mo ako, alam ko. Nagkakarinigan tayong dalawa. Mararamdaman mo yung kamay mo kakaiba. Isipin mo, nang bukal sa puso mo, yung kamay mo ay hindi mo kamay. Ngayon, tatanong kita, mainit ba o malamig sa loob ng katawan mo? Anong bumababa? Init o lamig? Init. Sige, anong pakiramdaman mo sa katawan mo? Kung bumibigat, gumagaang. Gumagaang. Gagalawin ko ulit yung ano, yung posporo sa pangalan ni Jesus. Masakit pa? Itong papel, sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Itong papel, wala na. Masakit pa yung papel. Spiritual yan. Sige, linis pa na linis. Umingi lang kayo ng kapatawaran sa Diyos. Habang nagdarasal ang utak ko, kahit nagsasalita ko, sabi mo lang sa Panginoon na umingi ka ng kapatawaran, nabigyan niya ka pa ng lakas para sa pamilya mo, sa paako mo, at dagdagan pa yung buhay, at magbabayklob ako sa iyo, Panginoon, tulungan mo akong makalapit sa iyo. At laging niyo po akong ilayo sa panganib. Siyempre, kasama na rin ang pamilya niyo. 100% yun.
at ilayo kayo sa mga taong hindi karapat-dapat na maging kaibigan niyo. Ganun lang naman yun. Pag huminto na itong papel na kadalagay sa daliri niyo, wala na kayong naramdaman na sakit dito, wala na kayong sakit. Tapos pag painumin ko lang kayo ng tubig, tapos maglalakad kayo mamaya-maya konti, mawawala yung sakit. Kailangan ko kayong panin kayo ng healing water. Painumin ko kayo ng tubig na may basal. Mga paa mo, lagi na lahat, yung sinasabi mong hindi ka nakakatayo, pag sinusumpo ka, pati yung dibdib mo kung sumisikip, pati mata mo, kasi nagtatrisikip kayo, nalipa ka ng lalabo, o naibido, pati yung palakang nyo, sama nyo na lahat yan. Ang pagtanggal lang yan, parang pakiramdaman nyo itong kamay ko, parang ginagano nyo, pinapagpag nyo. Kasi sabi mo sa Panginoon, tulungan nyo po ako, patawarin nyo po ako, sana po may buwasan natin naramdaman sakit sa pamamagitan ng spiritual nyo. Yun. Itong papel, sumasakit pa. Konti na lang. Itong posporo, wala na. Wala na tayo sa ano nyo, sa physical yung katawan. Sa spiritual na tayo, sa papel na. Papel na yan. Masakit pa. Masakit pa. Sige. Tapon ng tapon. Meron pa kayong hindi nadadaanan ng kamay nyo, kaya meron pa kayo. Isipin nyo, balik nyo ulit sa umpisa. Ulo, tenga, mata, bibig, dibdib, balikat, balakang, braso. Itapon nyo. Hanggang yung mga bagay na hindi niyo pa nadaanan ng palad nyo, pusa kasi ito yung hinto pag wala na siya nadidetect. Pag huminto ito, kahit anong galaw ko dyan sa papel niyan, wala na. Ibig sabihin, tapos na. Ihinto ito pag dinasalan ko at ayaw niya niya nang wala na talaga. Masakit pa. Hindi na lang siya, no? Wala na. Konti-konti na lang. Sige, dito yeah. Pa. Konti na lang. Rimbitis mo. Rimbitis mo rin dadayin mo. Okay, hinto nyo kamay nyo. Huwag muna kayo didilat, ha? Ako lang muna bahala, ha? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Panginoong Jesus. O, dumilat kayo. Tingnan nyo yung papel, ha? Pubuksan ko, ha? O, walang nakaipit yan, kahit katiting, ha? Napaluha kayo sa sakit? O, mamaya, sasama natin to sa insenso. Sige, subukan nyo muna maglakad kung anong pakiramdam nyo. Tapos, kukuha ko lang kayo ng tubo. Ito si... Okay. Huwag nyo muna. Anong pakiramdam nyo kaya? Magaling pakiramdam.